Magandang hapon, Pilipinas. Narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Ngayong ikalawang araw ng Nobyembre, dalawang bagyo din ang binabantay ng pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Unahin po natin yung sama ng panahon na mas malapit dito sa PAR. Unahin po natin ito po'y namataan sa layong 1,315 kilometers silangan ng Visayas. Sa ngayon, taglay nito ang hanging umaabot sa 45 kilometers kada oras at bugsong 55 kilometers per hour. Inaasahan po natin ang patuloy niyang pagkilos. Yan naman ay sa direksyong west-northwest sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Ito namang isa na mas malayo sa ating mga kapuluan. Huli po yung namataan sa layong 2,830 kilometers silangan ng Luzon. Ayon po kay Pag-asa Weather Forecaster Chris Perez, itong bagyo na mas malapit dito sa PAR ay inaasahang papasok. Yan po ay pagsapit ng araw ng Webes at bibigyan ng pangalang Marce. Dalawang senaryo po yung posibleng mangyari sa ngayon. Una, maaari po yung lumabas din kaagad nitong Philippine Area of Responsibility. Pero may posibilidad din namang tumawid yan sa bahagi nitong Visayas area pagsapit ng weekend. Ang bagyo naman na mas malayo sa ating mga kapuluan, hindi na po nakikitang papasok dito sa ating boundary. Gayunman dahil po dito sa distansya nitong ating mga binabantayang sama ng panahon, ayon po kay Pag-asa Weather Forecaster Chris Perez, posibleng maapektuhan nila yung pagkilos ng isa't isa, kaya naman tutok lamang sa mga updates ng Pag-asa at Panahon TV kaugnay niyan. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang Panahon TV. Tatanungin ko ang lahat ng nararapat itanong. Tatanungin ko si Manong at Manang. Mga kaibigan. At katrabaho. Si Obama. At ang barangay tanod. Tatanungin ko ang mga taong dapat tanungin para sa mga bagay na dapat ipaliwanag. Para sa bansang kailangan magtanong. Para sa kinabukasan ng ating bayan. Sa mga naka-leave pa sa trabaho at extended pa ang kanika nila mga bakasyon, narito ang nilalaman ng 3-day weather forecast ng Pag-asa. Sa mga nagpapalamig pa sa Baguio City, inaasahan naman natin magpapakita si Haring Araw, pero paghandaan ninyo yung mga pag-ulan hanggang sa araw ng Sabado. Ang temperatura nasa pagitan ng 15 at posibleng umabot sa 25 degrees Celsius. Ito naman sa atin sa Kamaynilaan, kaparehong weather condition yung inaasahan. Ibig sabihin, magpapakita din si Haring Araw, pero paghandaan natin yung chance ng light rains. Ang ating temperatura maglalaro sa pagitan ng 24 at posibleng umabot sa 33 degrees Celsius. Check naman natin sa bahagi nitong Metro Cebu, inaasahan natin ang pagkakaroon ng maulap na kalangitan na may chance na ng maikina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Dahil dyan yung temperatura maglalaro lamang sa pagitan ng 24 hanggang sa 31 degrees Celsius. Sa Metro Davao naman, bukas inaasahang iiral itong maulap na kalangitan na may chance pa rin ng light to moderate rains. Sa mga hindi pa nakakapaglaba, pwedeng-pwede naman yan sa Biyernes hanggang Sabado dahil inaasahan nating magpapakita muli si Haring Araw. And lastly, for Zamboanga City, sa mga bakasyonista, pwede namang mamasyal pero extra careful lamang sa inyong paglalakad dahil inaasahan natin itong chance ng mga pag-ulan in the next 3 days. Ang ating temperatura pagitan ng 23 hanggang sa 32 degrees Celsius. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa para sa Panahon TV. Ako po si Desiree Jonio. Magandang hapon po sa inyong lahat.